Ng mamahal. Okay. Pati mataas ang presyo. Oh, lahat ng pinili, ang 1,000 mo, 100 na lang. So ano po gusto niyo sabihin, ate, sa ating pangulo? Wala ng Panginoon. Wala akong alam, basta nagbuwan tayo. Okay po. Ate, ano yung sabi mo kanina? Kahit po. Bumangon ba ang Pilipinas? Hindi po. Tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi bumababa. Ibaba niyo ang presyo. Ang 1,000, sinabi niya, 100 na lang. Okay, salamat. Opo, salamat. Ganda umaga po. Magsasona po kasi si BBM sa darating na July 24, ikalawang sona niya ito. Magtatalumpati po tungkol sa mga nagawa niya. Sa tingin niyo, ano po nagawa niya sa loob na isang taon? Ay ate ha, ito lang ang papansin ko. Wala nang naging presidente yung si Bongbong Marcos ate. Wala naman po nagawa sa Pilipinas. Lahat ng piliin tumaas. O wala naman bumabalik. Buti pa si yung dating presidente natin, si Dingong, lagi namin nakikita may nagagawa. Isa, ay nako, walang nagawa yung presidente natin kundi magpasarap sa ibang bansa. Okay po. Umubog sa utang ng Pilipinas. Okay. Yung sahag na namin, hindi naman tumataas. Yung presyo na mataas. Bumalik na po lahat ng mga atik. Marami na nga po nabibili nito. Sa tingin mo, bumangon ba Pilipinas? Wala po akong masabi. Wala kayong masabi. Comment ako. Okay, no comment po. Sige. Wala, lalong nagmahal ang mga bilihin natin. Okay. Mahal talaga po. Sobrang mahal. Nang mag-ano si BBM, nagmahal ang mga bilihin natin. Ano po masasabi niyo sa kanya? Papanood niya po ito. Ano sasabihin natin? Again, sabihin mo rin, papalit natin si Rocky Tour po. Sino po? Nay, tay? Bumangon po ba ang Pilipinas? Matuma lang alin, kuya? Ang isda. Ang isda, ang mga mamimili. Lalong lumubog, hindi umahon. Sabi niya may ano gawin, 20 kilos sa bigas na hanap namin, wala. Bumangon po ba ang Pilipinas? Hindi, nalugmok lalo. Ako po. Nalubog kami sa utang. Ako po, ako po. Hindi kami kumikita, sobrang mahal. Yung pangako na 20, nasaan na? Wala. Lalo kami nalubog dahil. Oo, dami kong utang sa ano? Sa Bombay. Buti na nga lang ang Bombay hindi nagdidemanda. Kasi kung kapwa Pilipino, patay na kami. Totoo yun. Wala. Masa na kapilang ako. Lalo na bumaon. Kasi ang wala na ang sinasahod naman ngayon, lalo kulang na kulang sa pagkain ng tao. Kulang pa sa ang iba, wala pa sa maro. Wala talaga. Sana nga, ano yun yung mga pangako niya, kuparin niya. Pagtulong po mga mamamayan. May nagawa na po ba sa nung simula nung naupo siya? Meron naman na, kaya lang hindi pa naman agad-agad yung mararamdaman ng tao. E yung iba, naramdaman na umangat na, yung iba hindi pa. Sa tingin niyo po, may nagawa po ba siya sa loob ng 1 taon? Ewan po. Wala naman ako nakita. Ganun pa rin. Lalo tumaas yung bilihin. Wala pa rin. Ang droga, krimen. Dumami pa. Dumami pa lalo. Hindi pa wala sa pakilang sa mga drug load eh. Napabayaan niya eh, no? Sa droga, parang bumalik. Oh. Bumangon, pero hirap sa ano, sa pagtitinda. Mataas kasi ngayon ang mga paninda eh. Kaya medyo mahirap ihangin. So ano pong gusto niyo sabihin sa ating Pangulo? E di, pababain yung produkto. Sa tingin niyo po ba, may nagawa ang Pangulo since nung naupo siya? Meron din siguro, pero ang problema, mahal ang presyo, mga ano, bintangan. Bumangon ba ang Pilipinas, Nay? Hindi, walang pagbabago. Wala. Walang improvement. So ano po masasabi niyo sa ating Pangulo na eh? Dapat yung pinangako niya ito pa rin yun. Pangako, napapako. Walang assurance. Wala tayong nalulugmok sa kwan, kahirapan sa kwan.
mga pangangit na pinangako niya, wala namang natutupot. Sabi niya, yung kwan, mga bilihin, bababaro, lalong digas. Eh, nung nakaupo na siya, saan ba? Lalong tumas lahat, pati gasolina, lahat, bilihin. Bumangon ba? Parang wala naman. Ang kabuhayan niyo po, lalong bumagsak. Wala, bagsak ang ekonomiya. Sa tingin niyo po, bumangon ba ang Pilipinas? Ewan ko sa kanila, bumangon ba? Wala daw. Wala pa yung sinasabi niyang bababa yung presyo ng bigas. Ay, dito sa panindot, mahirap. Kasi lahat ng mga gulay, nagsipagtaasan. Tungkol sa droga, krimen. Mga droga, mukhang bumabalik naman ulit. Parang nakikita kung bumabalik naman ulit. Bumangon, pero tumas nga ng presyo. Ganda sana, ano, mapapumura niya yung mga bilihin. Napakataas po, sobra. Kala ko may pagbabago na eh. Ako kasi, humiliyos na ako dito. Mula kay Digong, to be honest, mga tabuhay ko. Lahat hindi sakay. Pagpasok ng BBM, pasok ng buhay ko. Kaya sa totoo lang, marami na walang pag-asa. Umaangat yung mga mayayaman, honestly. Bumabaksak lalo ang mga mahihirap. Ako, isa lang naman masasabi ko eh. Na sana, gawa na ng paraan, unti-unti bumababa ang lahat ng mga bilihin. Pagtaas ng sahod ng mga mababang mga magagawa. Pag yan yung magawa na ng paraan, sigurado angat ang Pilipinas. Dalawa lang yan daw pagsabayin niya eh. Itaas niya ang sahod ng magagawa, ibaba niya ang mga bilihin. Yang dalawa na yan, yan pagsaluin niya. Aakyat ang Pilipinas. Yan lang po masasabi ko. Kailangan ma-improve niya yung ano niya. Yung pangako niya sa pangako niya noong last election sa ano niya na may gagawin siya para sa atin. Ayaw ko, hindi ako nakabangon eh. Hanggang ngayon, di ba, ganito pa rin ako eh. Pang wala na ako tinda rito. Wala po talaga. Wala talaga nangyari. Ano nangyari sa atin? Wala. Buburo tayo na baon sa pangako. Wala po nangyari sa atin talaga. Tay, eto po, napapanood niya. Anong gusto niyo sabihin direkta sa ating Pangulo? Eh, sana po, buwa naman tayo na medyo kapakipakinabang sa ating bayan kasi napakaraming tao naghihirap. Napakaraming tao po naghihirap, hindi lang ako. Mabango naman. Masipag naman po ako. Ayun, araw-arawan dito ako. Kaya ano, wala talaga. Lalong naghihirap. So sa tingin niyo po, since noon naupo siya, ano nagawa ng Pangulo? Meron po ba? Meron daw, pero dito sa amin din namin nararamdaman kasi parang lalong na ano, tumaas lahat eh. Lahat ng paninda, lahat. Parang lalong nahihirapan, hindi lang kami dito.